natin ngayon. So, dumalawa na. So, itong isa, two door, up and down. So, ito, chiller to. So, singan muna natin to. Bago to. Kasi ito, R12 to. So, ano to, recondition. Babaguhin natin yung freon. Binago na natin yung langis ng compressor. So, ito, bubombahin pa natin ng nitro yung buong system niya. So, dito muna tayo. Dito muna tayo. So, ito. Tinanggal ko na yon yung mismong on-off switch niya, yung thermostat. So, sabi, hindi na raw nagyayelo, hindi na raw gumagana. So, ano ang ibig sabihin? Bago yon, check it muna natin yung thermostat. So, yan. So, may busted na light pa. So, medyo madumi ang loob. So, ang history, sa mga may-ari ng rep, ito lang masasabi ko, huwag nyo pong papatayin ng rep sa pamamagitan po sa pagtanggal ng plug doon sa outlet. Patayin nyo po ang rep ninyo sa pamamagitan po ng thermostat. On-off. Ito. Ayan mismo, ang thermostat na yan. Huwag kayong masanay na laging tinatanggal yon plug doon sa outlet. Kasi masisira yon thermostat o kaya mas worse, masira yung compressor. So, yun. Che-checkin lang natin to kung gumagana pa. So, okay? Okay ba? Okay? Okay. So, ito. Tinester na natin. So, makikita ninyo yung range ng yung arrow range nakasagad. So, ayan. So, nakikita ninyo, hindi naman siya nakadikit, di ba? So, yun off lang natin. Kaso, ayaw mag-on off. Yan, ayaw mag-on off. Nakarekta na. So, nakarekta na siya. Ayaw mag-on off. So, isa na lang ang ibig sabihin yan. Isang test na lang. Nailan naka-on siya, maaaring gumagana yung compressor o maaaring hindi. Yun lang dalawang yun. Akala nyo, porket na naka-on siya, dire-diretso ang andar ng compressor niyan. So, che-checkin natin yon para panigurado kung ano nangyari, bakit hindi siya nagye-yelo, bakit hindi gumagana, sabi raw. Okay? So, yan, gumagana. Malog. So, sana marinig yung ugong, ano? So, narinig ba yung ugong? Narinig ba? O hindi? Siguro, hindi, no? Pero, umugong siya, nagbabibrate siya. So, nagbabibrate, umugong, medyo may, ano siya, may init. So, tanggalin natin yung isang blue guantes sa bandang kanan kamay ko. Hindi pala siya umiinit. So, malamig. Malamig siya. Ano kaya nangyari kaya rito? So, malamig. Malamig, oh. Malamig yung compressor. 134A. Yun lang. So, tingin tayo rito sa loob. Wow. Malamig naman, ah. Malamig siya. Malamig. Sa taas. Walang lamig. So, yun lang. Wala siyang lamig. So, tanggal na yung pintura. So, wala naman tayong naririnig na ano eh. Na pumupusuit. So, wala. So, ibig sabihin yun, no. Walang pumupusuit.
malamig lang dito sa baba. Hanggang baba lang. So, isa lang ibig sabihin nito. Dahil dito lang malamig sa baba. Sa taas eh, hindi, walang lamig. So, barado. Yun, naminto yung compressor. So, barado. So, hindi huminto. Nagbabibrate pa rin. May naririnig akong ingay. Pero, hindi lumalamig yung taas. So, isa lang ibig sabihin nito. Maring barado yung system nito. Dito. Ito. Ayun. Walang init. Hindi umiinit. Hindi siya umiinit. Hindi umiinit yun. Filter. Ayun, tinaktak lang natin yung filter, oh. Tinaktak lang natin yung filter dryer. So, lumamig na ang konti. Tayo dito ulit. Balik ulit dito. Oh, yun, oh. Malamig siya habang tinataktak. So, barado. Barado filter dryer. So, yun. So, barado filter dryer. So, yun. Medyo may lamig, oh. Konti. So, tinataktak lang yung filter dryer. So, yun. Lumamig na ng konti. Yeah, may lamig, oh. So, barado yung filter dryer. Okay. So, yun. Kaya lang, dahil ang luma na to, yan. May kalawang na. So, mahirap ang gawa ng paraan to. Ayan. Mahirap na. So, yan po. So, papalitan lang natin filter dryer doon. Palit, filter dryer. Yun eh, malamig na siya. Medyo, yan, nagano siya. Dumidikit-dikit yung daliri ko dito. Medyo madumi lang. So, to, hindi pa natin ginagalaw to. Hindi pa ginagalaw yan, ha? So, ang ginalaw lang natin yung filter dryer. Tinuktok lang natin ng konti. So, ito ang ano yan. Pag hindi to lumalamig, hindi to lumalamig, di nagyayelo, yan, hindi gumagaspang, yung baba lang talaga, ito, lumalamig, yan, ayan, na, meron ng ano, so, meron na siyang, yan, magaspang siya, ito, magaspang din to, ayan, so, ito, lumalamig, nagyayelo, kasi ito, hindi. Ang una nyo munang titingnan, yan, checkin palagi, thermostat, tapos yan yung filter dryer. So ito, tinuktok ko lang to, ngayon ito mainit na. Mainit na siya, pati rin compressor, mainit na. So medyo barado lang siya ng konti. Kailangan lang siyang tuktokin. Gisingin ba, tuktokin. Pero papalitan natin to, itong filter dryer na to. Tapos yan, siyempre, reprocess na naman, papalitan ng preon yan. Pero sa ngayon, yan, ito muna, tutuktukin mo lang to. Ito, kasi dito kasi nagbabara. So ito yung capillary tube, maliit na tubo yan. So maaaring magbara na yan dito sa loob, at magbara na yan dito sa pinakadulo. Ito, itong dulong to. Kasi yan, pinakamaliit na tubo sa refrigeration cycle o refrigeration component, yan pinakamaliit. So yung pinaka screen niya sa loob maaring madumi na, at may mga ano na yan,
yung pinaka bevels niya, yung parang mga bilog-bilog, maaring meron na diyan nabasag o nadurog, laging putik na. So humaharang na yan diyan. So kailangan lang kasi tutuktukin para malaman mo kung yun sa taas, yung ikalawa ron sa taas na freezer, kung lumalamig siya at nagyayelo. Ngayon lumalamig na kasi tinuktok ko lang to. So ito ang dahilan kung bakit hindi lumalamig yung freezer dun sa taas sa Tudor, pero yung baba nalamig siya. So ito lang ang dahilan yan. So barado lang. So palit lang yan, tapos lilinisin ulit in a nitro. Yun na. So balik ulit siya sa dati. Ngayon bumalik siya sa dati na lumalamig siya. So lumalamig na siya. Malamig na siya. So ang ano na lang ay ang sira itong on-off switch na thermostat para maalagaan yung compressor. So sa mga may-ari ng ref, inuulit ko, para maalagaan yun inyong refrigerator, huwag yung tatanggalin sa outlet o papatayin. Dito mismo ang patayan yan. Dito sa thermostat, ito ang controller niya. So dyan yung sa papatayin, hindi dun sa outlet, ha? Para maalagaan ninyo yung ref nyo. So ayan. Ito guys, tatanggalin na natin to para mapalitan natin to ng filter dryer. So anin natin to, bubutasin para mahigop yun freon sa loob, para mahigop siya. So bawal magpalabas talaga ng freon eh, yun lang. So natanggal na natin, natanggal na. So pakita ko lang. So ito yung ano, natanggal na natin. Ito yung papalit, ito yung papalit natin. Ngayon naman itong capillary tube, kailang pinutol natin, lumiit yung butas. So kailangan natin sundutin ng alambre para lumaki yung butas uli. Alambre ng perdible para lumaki yung butas uli. So ito, kinis-kis na natin para malagyan na natin ng filter, panibagong filter uli. So ayan. So sige, umpisaan ko na to. Baka umpisaan pa ng iba. Kailangan lang sungkitin ang dahan-dahan para hindi mabasag. Okay, tanggal na. Tanggal na siya. Tanggal na ang dalawa. So, bago natin hinangin to, kailangan tanggalin yun. Wow, patay na ipis. So ito, hinangin na natin to. Wala natin hinangin to. So yun isa, tapos na rin ito. Ayan, meron na. So puputulin lang natin to. So ayan, pinutol lang natin to. Ayan. Pinutol natin to para yung filter dryer, yung dulo nito, may pasok natin dito. Kasi nito naman sa kabila. Saka ito. So ayan na. So ito na, buo na. So bago na yun, filter dryer. So meron na siyang mahabang uso. So hindi na natin to nirekta doon sa pinakanguso niya kasi maiksi lang yon, baka mamaya pasukan pa ng rod. So naglagay lang tayo ng extension. Yan. Isan dito, ganun din. Extension din para dito. Tapos yan, isang
access valve. Ito siyang pangalawa. Sa low side, ito sa high side. Charge and discharge. So, yan lang. So, iba-vacuum na lang yan. Vacuumin na lang. Tapos, nililinisin na lang yung loob ng rep. So, yan. Okay na yan. So, ang sira lang naman, eh, barado yun yung filter dryer, saka yun, sira na yun thermostat, nakarekta na. So, hindi na siya nag-o-off. So, tulad ng sinabi ko, ang rep dapat alagaan. Kung papatayin niyo ang rep, huwag niyo patayin sa plug, kundi patayin sa thermostat. Okay ba? Second rep. So, ito, pagkatapos binacuum, ngayon, leak test naman ng nitro. Tumibutas. So, nasa yung high side, nasa 100 din. At yung low side, more than 100. Okay. So, tingnan natin kung bababa siya. Kasi yun, habang binabacuum, wala naman siyang usok na lumalabas na. So, clear out na yung usok. Hindi naman siya kumakapal. So, ngayon, nitro naman. Ang susubok natin para sa leak test. Kung ito ay bababa, yung parte ng high side, o bababa rin yung parte ng low side. Kung meron siyang leak sa loob. So, abangan lang natin. Ayan. Patapos ng aircon, yan, dalawang rep naman. Ang tinitira ko ngayon, isang rep na R12, ginawa natin 134A. Tapos yan, isang rep na ang problema ay thermostat saka yung filter dryer. So yung thermostat, lagi na siya naka-on. Tapos yan, barado yung filter dryer. So pinalitan na natin. So ngayon, naka-leak test pa siya. So hinihintay lang natin kung magbabago. So kanina pa to, ilang oras na rin, so 100 pa rin siya. So yan pa rin. So sa pag-leak test ng nitro, huwag nyong iiwan yung nitro sa loob ng system na magdamag. Kasi laging ano ko na to eh, laging experience ko na to, na meron kaming ginawang rep, iniwan namin yung nitro na magdamag, at nangyari yung compressor nasira, hindi gumana. So parang natuyuan siya eh, yung langis ng compressor parang natuyo. So hindi na gumana yung compressor. So tatandaan nyo yan, huwag kaya mag-iiwan ng nitro sa loob ng system ng rep o ng aircon for safety, para hindi masira. Kasi pag iniwan nyo talaga na magdamag ang nitro, hindi ko lang alam sa iba, pero sa akin na experience ko eh, ilang beses eh, dalawa eh. So experiment lang eh. Yung una, halos ano lang eh, nangyari lang. Pero sinubukan ko ng pangalawa, talaga nangyari. O nagkataon lang ba? Pero hindi ko rin alam. Pero yun lang, advice ko lang, na huwag kayong mag-iiwan ng nitro na magdamag sa loob ng system, para siguraduhin lang na walang leak yung system ng yung system na ginawa ninyo, rep man yan o aircon. So huwag nyo na subukan, kasi nasubukan ko na. So yan lang ang masasabi kong advice ko lang sa inyo. So yun isa, tuloy pa rin sa pag-vacuum. So wala nang usok na lumalabas. So clear na siya. So ito, pakakawalan naman natin yung nitro ngayon. So yun lang. Tapos yan, vacuum din siya. Ngayon, ito na yung ikalawang rep. So, binabacuum na. So, naalis na yung nitro. Ngayon, vacuum na. Tapos yung susunod niya, kakargahan na ng preon yan. At patatakbuhin na. Kahit wala pa yung bagong thermostat. Ito. Ayan. Wala pa yung bagong thermostat. Kailangan mabago yung thermostat niyan. So ito, tapos na itong i-vacuum. So bukas, medyo mag-alas 5 na. So bukas na natin ito kargahan. So pero bukas, ulitin natin ulit itong i-vacuum, kasi tinanggal ko na yon gauge.
for safety measure na lang. So ibabakyo na lang ulit yun ng ilang oras ulit tapos yan kakargahan. So ito ganun din to, bukas na yan. So ito yan, ayan yung dilaw, discharge and discharge, charge and discharge line. Ayan po, kasi ito yung pula, ayan, kasi ito yung blue, papunta ron. Ngayon ito yung faucet ko, isa, dalawa, tatlo na nakadugtong, tapos itong dalawa na faucet. So pagka magluload ka, ulitin ko, ito isasarado mo lang to. So walang priyo na lalabas dito pag sinarado mo to, pagka magluload ka. So ito lang dalawa ang magagamit mo. So ang purpose niya para malinis yun buong hose niya. So wala na tayong lipatan pa, wala na tayong kalaskabit kung saan pa. So ayan, so ayan po yun ano, ayan. So konti na lang. So ayan, so sarado natin ito muna itong low side. So yung charge, tapos yung next, na sarado na rin natin itong high side o discharge. So isang close to, ganyan. So close natin. So okay na siya. So bayan lang natin itong bukas saka yun. So sarado pa yun yung tangke, sarado pa. So pahinga muna ng mga ilang minuto, mga ilang minuto lang, pahinga muna yan. So ito yung ikalawang rep. So wala siyang faucet. So tinanggal ko yun high side, so low side lang. So pagaganayin na lang, so meron siyang free yun sa loob. So ito naman yung tansyahan din. So ito 1-3-4-8 talaga to, hindi tulad yung isa. So kinagahan na natin, so i-panda rin na lang natin to para makargahan na. So ito, so ayan, so nasa 11, so 11 PSI. So dadagdagan pa natin ng konti o maya maya na, kasi aangat pa yan eh, hindi pa masyado nagluluto eh. So chicken pa lang natin yan. Pagka yan tumaas ng 16 to 17, magbabawas tayong konti. So ganun lang naman yan eh, tansyahan, diba? Ngayon balikan natin to. So ayun, tumaas siya ng 14. 14 PSI. So yun compressor, medyo normal siya. So gumagana siya, normal yung vibration. Alam mo pati rotation niya, kasi rotation normal naman eh. So medyo malamig. So lumalamig. So mainit. So malamig. So yun. So balikan natin uli. So nagdadagdag, nagbabawas na tayo. So natin, so nasa 14. Kanina tumaas siya ng 16 eh, so binawasan natin ng konti. So ngayon 14 siya, sa 14. So mamaya maya uli. So yun ikalawang rep. So ito, ito na. So yan na. So hindi na nagbabago, hindi na siya nagbabago. So nasa 12 PSI, 12 PSI siya. So pwede na siya, pwede na natin siya tanggalin doon. So 12 PSI na. So hindi na siya nagbabago.
So itong isa, okay na to. Inalisan na natin ang cage. Pinatay na natin. So thermostat na lang ang ipapalit dito. So tinanggal ko na yung thermostat niya. So wala na. So bibilihan na lang natin ang thermostat para makontrol yun on-off niya. Para hindi masira yun compressor. Kasi yan ang dahilan ng pagkasira ng compressor pagka tinatanggal sa plug eh, sa outlet. Hindi pinapatay muna rin sa thermostat. So, okay na siya. Ayos na. So, done. Na rin yung pangalawang rep na 134A siya. Pero yung isa na R12 na ginawa natin 134A, okay na rin siya. Done na rin. Okay na. So, yung dalawang rep na yan, okay na. Yun isa na ito, original na 134A. Ang sira, yun filter dryer, barado. Kaya hindi siya nalamig. Akala may butas o kung ano man. So, sira din yun thermostat. Dahil tinatanggal pala ito dun sa, ano, sa plug. So, ganun ang mangyayari. Pagka, ano, swerte nga, thermostat lang, hindi yung compressor. So, ito naman, yung R12 na refrigerator na ginawa natin 134A yung pre-yon. So, clear out natin yung langis ng compressor pati yun pre-yon niya na R12. So, ngayon, okay na siya. So, parehas naman tahimik yung compressor. Natatandaan nyo ba yung rep na ginawa ko? Yun, di ba? Dalawa? Dalawa yung rep na ginawa ko. Isang refrigerator na R12 na kinumbert natin sa 134A. Tapos yan isang rep na original na 134A. Tapos yan, nakita nyo, di ba? Damage yun eh. So, tapos yan. Tapos yung gawin yun, syempre, alasin ko na. So, okay naman siya. Lumamig naman siya ng... Sinaksak ko siya ng ano, ng umaga, ng alas 9, tapos nag-yelo siya ng alauna, siguro mga 5 to 6 hours nag-yelo yung ibabaw dun sa taas, kasi tudor yon. So, yun yung ipapakita ko naman sa inyo na kung okay yun ginawa ko dun. Kasi, ang karga ko kasi dun, ang PSI niya, pagka magkakarga ka sa una, ang PSI niya talagang aabot talaga siya sa pabutin nyo lang ng mga 14 PSI o 15 PSI kasi bagong karga. Pero ang fix sa PSI niya, yung fix talaga is 10 to 12 PSI. So meron nagsabi na may mga patent 10 PSI pa daw na nalalaman porkit nakapagpalamig lang ng rep. So, okay lang yan. Wala namang problema doon eh. Hindi naman tayo magagalit doon. So, siguro, dahil nakaano nga siya ng rep, binabali yung wala lang niya yung PSI. Pero, may tanong din ako. Nakita ba niya yung PSI, yung high side ng PSI? Diba? So, yun lang. So, yun lang yung para sa iyo, ha? So, aral ka pa. So, papakita ko sa inyo ngayon yung rep na ginawa ko. So, meron din kasi mga issue na dapat natin malaman tungkol sa rep. Okay? So, pakita ko sa inyo, ha? Pupunta lang po tayo rin sa loob kasi doon ko na kasi nilagay. Hindi na rito sa labas. So, okay na siya. So, ito yung rep. So, ayun yung rep. So, ito yung unang rep na ginawa ko na controversial noon. Kasi... inoperahan yan sa likod para maayos. So, meron tayong flashlight dito. So, kahit hindi na yung kailangan flashlight, may ilaw naman. So, ito yung rep na ginawa na lumang. So, meron siyang damage. So, dun sa baba. So, ayan. So, kung titingnan natin. So, yun. So, may mga ano na. So, ayan. So, nilagyan na ng beer. So, ito yung iniwan natin kahapon. So, 24 hours siya. So, ayan, nag-yelo na siya. So, ayan. So, ayan. So, okay na siya. Ayan. Ayan. Nag-yelo na. So, ayan. So, yung tubig na nilagay natin. So, ayan. Solid as stone. Matigas na siya. Parang bato. Ayan. So, ayan. May naglagay na.
namuusok. Namuusok na. So, dito sa baba, ganun din. So, yan. So, kailangan natin ng flashlight para makita nyo. Para makita. So, yan. Patan lang natin. So, yan. Yan po. So, nag-ayos na siya. Ayos na. So, yun, tubig. Malamig na. So, yan. So, malamig na siya. Ayan. So, ang problema nito, makikuryente ito. Kasi itong magnet, eh, hindi na masyado dumidikit. So, yan. So, ito ang ano dyan. May issue ang rep sa totoo lang, sa pagkarga. Lalo na sa pagbukas ng pinto ng rep, may issue yan. So, papaliwanag ko sa inyo kung anong issue niyan. So, balik tayo rito. So, ayan pa rin yung rep na R12. Dito na tayo ngayon sa labas. So, medyo madilim lang doon. Gusto ko lang dito sa liwanag. So, ito ang issue ron. Pagka magkakarga ng Freon, tulad na sabi ko, siyempre, naano mo yung rep, na-repair mo siya. Ito ang ano nun, na-repair mo siya, di ba? Sa unang karga, talagang didiskarte ka ng pagkarga tungkol dun sa gauge. Pakita ko na lang sa inyo yung gauge. So, bago yung gauge, yan ako muna sa inyo. So, yun, yung nakita nyong rip na yun, ulitin ko, kahapon, iniwan ko siyang nakabukas, magdamag. So, yun yung nangyari. So, nag-yellow na yung taas, saka yung baba. Problema, yung rip na yun ay makikuryente na. Wala na sabi ko, yung magnet niya rin sa baba, hindi niya siya dumidikit, tapos siya may damage na yung gilid niya. So, medyo tataas yung PSI nun. Kasi habang tumataas yung PSI, gaya natin ginawang, kaya 10 PSI yung rep, fix yun ha, fix na PSI, 10, 12 to 10 PSI, depende yun, kung gusto mo ng 12 o 10. Kaya sa fix, kasi may tendency kasi na maaaring masira yung rubber magnet o yung gilid, pagka nasira, yung lamig, kumakawala, so yung compressor, dire-diretso yung takbo. So yung PSI niya, tumataas. Sana, alam kong hindi nyo maintindihan ko kung hindi nyo ito nakikita o tinitingnan o pinag-aaralan. So, sa mga technician na iba na talagang dumaan sa matinding training, pagka ang rep, pagka binubuksan, at nandun pa yung gauge, alam ba, yung rep, sarado, nagkarga ka. So, running. Pag running ng rep, so may kita mo, nag-fix na yung PSI mo dun sa low side ng 10 PSI o 12 o 10 PSI, nag-fix ng mga isang oras, dalawang oras, tatlong oras, fix siya. Pag binuksan mo yung rep, pag tinignan mo yung gauge, ano ba yung gauge nakadikit pa rin sa ano, sa compressor ng rep. Pag binuksan mo yung pintuan ng rep, tingnan mo yung gauge. Tataas yung PSI ng low side, tataas siya ng konti. Tataas ng konti yun. Pag sinara mo, andun pa rin siya. Pero mamaya-maya, bababa din siya hanggang 10. 12 or 10, bababa rin siya. So, yun yung purpose nun. Kung bakit tumataas yung PSI. So, sa pag-load, so, yun na. So, punta tayo sa load. Tulad na sabi ko, ulitin ko lang, ha. Pagka mag-load ka, ito yung gauge. Ito yung low side. Yung blue. Ayan, blue. So, baka may piloso po, baka sabihin nyo, ito yung low side. High side po, yung red. So, ayan yung color code, oh. So, yung blue. Pagka magkakarga ka, first load of Freon sa refrigerator. Tulad na sabi ko, magaling tayong tumansya. Tatansyahin mo lang. Konting liquid, mas maraming hangin o vapor. Konting liquid. So, hindi mo siya isasagad. So, konti lang hanggang kung anong gusto mong first load ng PSI mo na hindi pa tumatakbo, non-running, pwede mo siyang gawin 60 o 100. First load pa lang na hindi tumatakbo ang rep. Konting liquid lang. Tapos yung puro hangin. Pag pinatakbo mo yun, saka siya bababa.
Pero mas maganda 60 lang. First load 60. Kasi yung pagdating ng 60, pagka pinatak mo maya, magsisiro yan eh. So load ka lang, konti. Kasi yung konting liquid, mas maraming hangin. Kasi yung puro hangin ka na lang ng hangin. Hanggang sa maabot mo yung 12 to 10. O 10 lang. Habang tumatakbo yung rep, huwag mong bubuksan yung pinto ng rep. Ano lang, hangin lang ng hangin. Kasi may liquid ka na eh. Hangin lang ng hangin yan, yung rep. Para mas mabilis yung lumamig at saka mag-yelo. So pagka na-reach mo yung 12 or 10 na PSI na gusto mo, kasi yun naman talagang standard eh. Yun talagang standard. So kung ako pinariringgan mo, tungkol dun sa 10 PSI, nasa iyo yan. Hindi lang naman ako pinariringgan mo. Marami pa. So yun preba ko. 10 PSI lang yun. Pero ginawa ko siyang 11. Tama, nag-yelo. Nag-yelo pa rin. Dire-diretso pa rin yung ano, daloy. Ang yelo niya parang yung snow sa US. Diba? So yun lang. Pagka gumagana yung rep, magpipix siya. Gumagana siya ng 3 hours, 5 hours. Dapat magpix siya rin sa 10 or 12. Depende sa dalawa. 12 or 10 o gusto mo sa 11 pagitan. Kasi pag binubuksan pa yung rep, tumataas yung PSI niya. Pag tumaas yung PSI, saka tataas yun ang pirahin niyan. So tumataas yun. So yung rep na yun nasira, yung magnet rubber niya saka yung gilid. So medyo ano na yun, makikuryente na yun. Makikuryente na siya. Kasi dire-diretso yung andar ng compressor. So hindi na makakapag-press yung thermostat ng lamig para i-shutdown yung compressor. Kasi meron na siyang butas eh. Kinakalawag na yung gilid niya. So yung pinakita ko sa inyo kanina. So tulad ng pinakita ko rin sa inyo sa isang rep, yung sa pag-load, pagka nasobrahan ka ng load, yung sa isang rep na yon, yung pinakita ko sa inyo na yung yellow eh, dumire-diretso rin sa may compressor. Yung pinakita ko sa inyo noon, pagka yung dumire-diretso sa compressor, mabibilaukan yung compressor kasi masasamahan na siya ng tubig. So kaya ako nag-release ng free yun, ng konti. Kasi tumaas yung PSI niya. Tumaas siya ng 16 to 17. So hindi kaya. So nagbaba ako ng nagbaba. Hanggang sa may risk yung 10 to 11 na PSI. Mag 9 pa nga eh, pero dire-diretso pa rin yung chiller na red. So yun. So nawala yung yelo. Umangat dun uli. Umalik dun sa dati. Good siya uli. So, iba naman yung aircon. Yung aircon, pagka nag-yellow, walang freon. Ito naman yung rep, pagka nasobra ng freon, nag-yellow naman papuntang compressor. So, yun. So, kung may mali man ako, eh, pakitama na lang para may matutunan din yung iba. Kung mali sa inyo. Okay ba? Kung mali sa inyo, maglagay lang kayo rin sa baba para may matutunan din po yung iba. Kung ano yung mga naranasan po ninyo. Kasi ako naranasan ko eh, pagka ako nagre-repair. So yun, kasi tinitingnan ko din eh yung gauge habang binubuksan ko yung rep, titingnan ko yung gauge kung tumataas yung PSI. So proven naman, tumataas talaga yung PSI ng low side. Pag ibababa ko, mga ilang minuto, yung PSI bumababa. Kasi yung lamig ng, yung hangin, yung lamig, yung sa loob ng rep, hindi siya kumakawala. Kung walang butas. So yun yung na-obserbahan ko madalas pag ako gumagawa ng rep. So, yun lang. So, sa komento na may mga patent and PSI para na nalalaman, pasensya na sa'yo. Ha? Kasi, kailangan ko rin ipakita rin yung kakayahan ko din at kakayahan din ng iba na yun yung sinusunod. So, siguro, medyo na ano ka lang, nataranta o kung ano man, yun nasa sa'yo yun. Wala naman tayong ano, wala tayong ano. Okay? At pare-parehas tayong pumuprotekta sa kalikasan kasi ano tayo eh, nature protector tayo eh. Hindi tayo pwede magpakawala ng freon eh. Yung mga ginagawa natin na rep sa aircon, kailangan nandun siya sa loob ng system. Kasi kawawa naman yung mga kaamoy din yan. Saka mainit na panahon ngayon. So, ingat lang po tayo sa trabaho, okay? So, sa mga komento, okay lang yan. Comment lang naman yan. Hindi naman yan ikakamatay eh. So, pwede naman mag-comment eh. Kung ano yung mga nararanasan ninyo. Pero, konting ano lang. Konting karinyo lang. Okay?
So hindi naman tayo dapat magpayabangan o kung ano. Dapat mag-share tulad ng ginagawa ko. Sinishare ko po sa inyo kung ano yung mga nararanasan ko. Kaya lang, pagka mga industry, hindi ko ma-videohan kasi may bantay. Iba na yun. May ibang nagtuturo po para po dyan. Okay? So, pwede rin din mga magturo pero sa kanila na yon. Okay? Sa kanila na yon. Kanila yon. Okay? Pwede ako pero kanila yon. Okay? So, yan. Pwede kong i-share pero dito na sa training. Para kung sakaling mapunta man sila doon, alam na nila yung iba. So, yun nandun, sila na yung magtuturo para dun sa baguhan. Okay? So, okay lang ba? Wala tayong ano, ha? So, yun lang. Share lang ito. At dagdag kaalaman para sa atin lahat. So, wala nang sasabi ko. Hindi lang po tayo technician. Habang nagre-repair, wala nang sabi ko kanina, kailangan pa rin natin mag-aral at mag-ingat. So, lahat ng ginagawa po natin, dapat po natin pag-aralan. Kung bakit ito nasisira, bakit tumataas yung ganito, bakit bumababa, bakit kailangan na mababa, bakit nag-yelo, bakit kailangan hindi umabot yung yelo na yun dun sa compressor. Mga ganun ba? Di ba? Bakit hindi lumalamig ang aircon? Ano ba dahilan? So, tapos siya may mga tanong. So, yes lang yan. Wala namang problema yan. Pwede tayo magtanong sa mga kliyente. History ng aircon, history ng rep. Para bago natin gawin, alam natin yung gagawin. Okay? So ito po yun ano, yung sinasabi ko, ayan, may butas na. So nakita nyo yun una, pero ayan o, may usok ko. So ito, may hirapan itong lumamig. Kasi ayan, damage eh. Ito, ano, hindi na maganda yung magnet. So damage siya rito. So ayan. So kaya yung nag-yelo na yan, ayan. Ayan o. So medyo mahihirapan siya magpalamig ng todo. So may damage na. So makikuryente na to. Yan ang sinasabi ko na makikuryente na. May kuryente na yan. Hindi na matipid sa kuryente. So sayang, sayang lang. Pero magagamit pa naman yan sa ibang paraan. Kaya lang yun lang ha. Makikuryente na. So yan po. So nagawa na siya. So salamat po sa inyo ulit. Ito po si Sir Manny mula po sa Mandaluyong. Ingat pa rin ho. Ingat pa din ho. Iwasan ho natin na madisgrasya o makadisgrasya, makasira. Ang gawin lang natin samahan lang natin ang dasal ang bawat gawa, bawat trabaho. So hindi natin alam ang ikahihinatnan po natin ng ikahihinatnan po ng buhay po natin tulad ng isang natin kasamahan na umanaw dahil sa trabahong to. So yun nangyari sa pagsabog po dun sa lugar na yon ng ice plant na ang priyon yun delikado ammonia kami po ay nakikiramay po sa inyo. So hanggang po sa muli, ingat-ingat po tayo palagi. Maliit man yung trabaho natin o malaki, lagi po tayo magdadasal dahil inaasahan mo tayo ng pamilya natin na makakauwi ng buhay at buo. Hanggang sa muli mga kaibigan.